guys. Kakatapos ko lang mag-shower. Tapos na malancha. Tapos, syempre, ay, bago nating si Bowa. Ayan, thank you sa bago naming vacuum. Sobrang, ano niya, sobrang lakas ng vacuum niya. Shawn niya. Hindi ko na kailangan maglampaso kasi, ano talaga siya, nababacuum talaga lahat ng, ano, ng dumi. Ayan, guys. Saan kami pupunta today? We're going to have yakitori. Yakitori, kala ko yakinig ko. Yakitori today, kasama yung workmates niya. Good thing kay Howie, lagi niya akong ini-introduce sa mga ka-workmates niya. Talagang ina-expose niya ako para syempre masanay ako katulad nito, yung pagbablog ko, ganyan, kahit wala pang views. Nasanay ako makiharap sa tao na hindi lang ako pambahay, hindi lang ako tagalinis ng bahay or tagalaba or tagaplancha at least, diba? At hindi lang ako bondage. Ano rin, may sense din namang being asawa. Bilang asawa niya. So, ayan. Happy. Kasi yung iba, diba, parang tinatago nila yung asawa nila or halos ayaw nilang ma-involve sa, ano nila, how do you call this? Sa mga ka-workmates nila kasi feeling nila, ano, nababantayan sila ng asawa nila pero si Howie, nasa kanya na ang lahat. Sobrang bait niya, sobrang considerate niya. Ano pa ba? Hindi babaero, walang bisyo. Ako lang ang bisyo niya, kaya ito, buntis. Ayan. Masaya-masaya ako kay Howie. Sobrang love ko yung tao na yun. And yet, guys, hindi nyo alam, mas bata yun sa akin. So, alam nyo na, pag mas bata, mas masarap. Charot! Ayan. Yun lang. Masaya naman ako kasama ko siya dito sa Japan. May masamang balita lang, kaya lang, ayaw i-disclose ng asawa ko. Kasi baka makuha pa namin sa dasal. Sana lang. Sana nga makuha sa dasal kasi kagabi nga iyak ako ng iyak eh. Kasi naging mabait naman kami sa tao, naging mabait ako sa pamilya ko. Hanggat kaya kong tumulong, tumutulong ako kahit minsan madaldal ako, ganyan. Alam mo yun, yung parang pag may bago ka nakikilala ng tao or bagong member ng pamilya na darating sa buhay mo, syempre mapapakwento sila kasi may ganito, may ganyan. So ito naman yung utak namin, yung parang hindi lang porke nasa bahay sila or sinasahura namin sila, eh yun na yun. Kumbaga parang saan pa ba kami best na makakatulong na kaya lang namin. Yung at least, di ba, ako kasi lumaki ako ng kulang ako sa pansin, kulang ako sa alaga. So wala nagtatanggol sa akin. So parang pag may mga ganun akong mga kapatid, tapos pinsan, kamag-anak, ganyan, o kahit na hindi ko kadugo, andyan ako. Yung sabihin lang, kumbaga, anong parang in-acknowledge, siguro sabi nga ni Howie, sa togal niya na akong kakilala, ang ugali ko lang is, kahit na tumulong ako, ma-acknowledge mo man lang ako. Kasi yun yung hindi ko naranasan ng bata ko. Hoy, nako, konting trivia sa buhay ko, day. Ayan, yung wala nagpapahalaga sa'yo, yung parang, wala pumapansin sa'yo, lumalaki ka lang ng ganyan lang, hanggang sa ganito na ako, charot. Ayun naman yung parang gusto ko naman na iparamdam sa ibang tao na kung saan kami pwedeng makatulong sa kanya, saan namin siya pwedeng iparamdam na meron taong nagbibigay sa'yo o nagpapa, how do you call this? Ano yung binibigyan ka ng importansya, yung ganyan. Kasi nga sa akin wala eh, wala lahat. So parang gusto ko naman maramdaman ng tao na yun o kung sino man yung mga taong tinutulungan namin na kahit pa paano may taong nanonood lang sa'yo or nag-observe kung yun nga, kung saan kami makakatulong sa kanya, ganyan. Ayun lang, masama lang kasi nangyari ngayon. Sobrang bait namin kahit kanino talaga, kahit na hindi na nga talaga namin, dapat pa. Alam mo yun, parang napaiyak talaga ako gabi kasi sobrang bait na namin sa tao, sa paligid, kahit kanino. Kahit na mostly natitake advantage kami or ako iniiyak ko na lang. Parang nagtampo ako. May tampong konti. Pero sana. Hindi magkatotoo. Kaya, ayan. Pagpapray na pa rin namin. Parang, minsan, kagabi, sobrang iyak ko. Parang unfair. Pero, who knows, diba? Na mabago pa. Okay, guys. We have to go now. Kasi naririnig ko na asawa ko. Sabi na naman niya, dal mo na naman dyan. Sige, guys. Happy na naman si Buntis mamaya. Marami na naman ako makakain. Ayan. Ano na siya? 20. In 2 days, 23 weeks na siya. Friday.
Yay! 23 weeks on Friday, and it's Wednesday today. Hello guys! Ito na ang aking baby bump. Ayan. Maliit pa siya no, compare sa ano. Yarn. Today nga pala guys, i-celebrate namin ang aming ika-23rd ano, weeks ng aking pregnancy. Yes, 23 weeks na ako guys. And today, magiging sobrang hectic and busy. Anyway, busy na since this morning kasi naglinis na ako. Good thing. Maganda yung 1-2 hours. Everything's clean and dry. Ayan. Tapos yun. Siyempre, the usual cleaning. Tapos tignan natin kung ano handa namin. Kasi, since pauwi na rin ng mga kaka-worker ni Howie, nag-invite na rin namin sila sa barbecue party. Ng celebration. Pati yung mga ano, kaklase ni Shawn, pupunta raw dito, anim sila. Diyos ko, may yung marimana. Kaya ang daming hinanda. Ha? Kaya ang daming hinanda ni, ano, ni Howie today. Ayun, ang aking house chores to maintain the house. Kaya ibababa na namin yan. Kasi kakatapos ko lang mag, ano yun? Mag-vacuum. Hindi ko alam, Shawn. Hanapin mo dyan. Hello? Saan ba gagamitin yan? Ayos pa. Ayan yata yun, yan yun. Yan yun. Ito yung gagawin ni Shawn mamaya pagkatapos sa taas. Kanya naman yan. Tsaka nagwalis na rin pala siya sa stairway. Ayan, ito yung beef, marinated beef na ginawa ni Howie. Ayan, ang dami diba? Ilang ano to, plastic? Apat? Wow. Tapos gumawa na rin kami nito. Ribs. Ribs naman siya. Ayan, nag-moist na yung aking cellphone. Ayan, ang sekreto ng paggawa ng ribs. Ayan lang, guys. Mamaya ang dami ng tao dito. Kakapagod. Maglinis. Siyempre, extra linis kapag may bisita tayo. Uy, bilog na yung mukha ko. Tapos, in 5 months, guys, napansin ko ang aking areola. Panalong-panalo sa kaitiman. Tapos, ngayong mag-6 months na siya. Diba, 23 ako ngayon. So, next week, 24. Which is 6 months na siya next week. Tignan nyo. Nangingitim na siya, guys. Tapos ito pa, wala naman yung dating gilit-gilit eh. Pero ngayon may gilit-gilit na siya. Tapos yung dito ko. Nagito nyo ba? May quintas na ako. So, yun lang, guys. Hindi ko alam kung makakapag-vlog pa ako mamaya. Kasi alam nyo naman, ayoko masyadong expose yung trabaho ng jowa ko. Tapos yung mga ka-workmates niya. So, mostly, hindi ko rin alam kung pwede kong picturean yung mga kaklase ni Shawn kasi as much as possible na gusto ko rin i-share o kahit sa Facebook ko para kasi masaya naman akong nakikipaghalubilo na siya ngayon. Ayan, kaya lang syempre privacy pa rin nila yon. Bye guys, see you later. Or kung baka mamaya ito na nga yung closing ko, di ba? Baby bump. Hindi pa yung masyadong busog kasi nare-reserve ko pa yung chan ko para mamaya sa barbecue party namin. Ayan guys, tignan na natin ang ating nilaga. Ayan. Boiled ano siya, beef. Ayan, binabad siya or nilaga siya sa paminta, onion, at saka, ano pa ba? Garlic. Ayan. Meron kami pang ano, pantapal.
dami nga palang bata dito kanina, mga apat, dalawang boys, dalawang girls. Tapos yung isa, doktor. Tapos the rest ano na, mga kasamahan ni Howie sa trabaho, sa work. Tapos to, animong bisita niya dito. Anim ba dumating sa iyo, Shawn? Lima. Lima. Pero glad na mas marami parang natirang pagkain kasi dito guys, nagpapatlak sila. Hindi katulad sa nurse. Pag in-invite mo, magkasama pa tapos wala rin namang ambag. Charot. Dito kasi pag ano, meron silang kusa na magdala. Ayun, kaya nagsama-sama. So, ang daming pagkain. Hindi rin namin naubos. Tapos, ang ginawa na lang ng iba, nag-ano lang, balot-balot na lang. O, diba? Sana lahat ganun. Hindi lang invite na nag-invite tapos nagsama pa.